Jazz. Ah, good morning po. Ngayon pong umaga, yun. Magtatanim po ako ng PHA dito sa may gulong na to. Ito pong gulong na to, siyam. Ayan po yung mga okra ko sa gilid, malaki na po. Siyam po lahat yung gulong na to na ibinigay din sa school para taniman po ng halaman. Ala pa pong halaman, kaya tatanim ako pa po muna ng PHA sa gilid. Kasi nga po, dito lang naman po itatanim yung ano sa yung halaman sa gitna. Sayang po kasi space. Kaya tatanim ako po muna ng pechay. Ayun po. Ito po isang na gulong lang. Kahit po paano, marami rin pong ma-harvest na pechay dito. Pagka ito po ay natanim ako lahat. Marami na po akong buto. Sobra-sobra po yung buto dito. Ayun po. Ayun po. Magsisimula na po ako magbudbud ng pechay. Madali lang na po magbudbud dito. Dapat po konti-konti lang talaga. Yan ganyan-ganyan lang po kasi po pagkadikit-dikit pangit din po pagkadikit-dikit. Hindi po nakakalaki ng maayos yung mga pechay o kahit mustasa, ganyan din. Hindi po nakakalaki ng maayos kapag ka dikit-dikit. Kaya kailangan po tansyado nyo lang yung bagsak ng buto para hindi po siya magdikit-dikit. Yan, ganyan lang po ang pagbubudbud. Madali lang po. Yung ganun-ganun lang po. Tatansyahin nyo lang yung dami. Ayan po, nabudburan ko na ng buto. Ayan, makita niyo yung mga buto ng pechay. Ayan, maliliit lang. Hindi naman po kailangan na diligin ito ngayon. Kasi nga po, basahin lupa. At saka siguro po, yung lupa na ito, wala pa langgam. Kaya wala pa pong tatangay dito sa mga pechay na ito. Siguro po, mga tatlong araw lang to, ito po ay tubo na. Ganun lang po kabilis magpatubo ng pechay. Ayan po yan. Pagka po ang gagawin ko na lang dyan, kapag may magkakadikit, paghihiwa-hiwalayin ko na lang po. Ganun lang po yung kabilis magtanim. Ayan po, nakakaisang gulong na ako. Ito na po yung pangalawang gulong. Bubudburan ko na po uli. Madali lang po magpa... Saglit naman po ito, maka-harvest na. Hindi naman po matagal itong pechay, na-harvest din. Kaya yun nga, maganda pong tanim to. At saka yung mustasa. Yan, pagka po ito, napalaki ko lahat. Marami rin po ito. Ayan, nakita niyo po. Siyang po lahat yung gulong na to. Natatanda namin ang halaman. Wala pa pong maisip na halaman kung ano ilalagay. Kaya lalagyan ko po muna ng pechay. Kasi po, sayang yung, ano, sayang yung panahon. At saka, siyempre, maganda kong tingnan yung may mga nakatanim. Yan. Tsangka. Yan, nakadalawang gulong na po ako. Basta kailangan lang po, pag nagtanim kayo, kailangan bugagin lupa para hindi po mahirapan na tumubo yung mustasa. Kasi po, siyempre maliit na buto nila. Siyempre maliit po yung puno. Kaya yun, pag po natabunan ng mabigat, hindi po makakaangat. Ayan po, pangatlong gulong na po ito. Yan. Ganun din po ang gagawin ko sa ano. Ibubudbuti rin po ng dahan-dahan yung mga buto. Kitang-kita naman po kasi nga po, kulay blue naman yung buto ng pechay. Yan po kulay lang yan, palatandaan lang po kasi nga po, halos magsilaki, magkamukha po sila ng mustasa. Kaya po, nilalagyan po nila ng kulay. Yun lang po kaya po may kulay yan, dahil nga po, palatandaan lang. Para malaman, ito ay buto ng pechay. Yung buto po kasi ng pechay,
ay ng mustasa naman, ang nilalagay nila ng kulay brown. Yan. Ayan po, tapos na po yung pangatlong gulong. Ang bilis lang po, ano? Eh, bali, ano lang po ito. Bali, anin na gulong na lang yung natitira. Kasi po, nakakatato na ako. Eh, tutuloy lang po yung ginagawa ko. Ayan po, apang walong gulong na po ito. Eh, ganito lang po ginawa ko, para mabilis. Kasi po, tansyado ko naman yung bagsak ng buto. Ganyan lang po yung ginagawa ko. Humawak na lang po ako ng buto. Tsaka bumibuto na lang po dahan-dahan. Kasi po, nakikita ko naman po yung mga bumabagsak na buto. Gawa nga po nung may kulay. Yan. Kaya po, medyo dinadagdagan ko na. Kasi nga po, pagka hindi tumubo iba, kaya dinadagdagan ko na. Baka po hindi tumubo iba. Pero pagka po tumubo naman lahat, eh, ililipat ko na lang po sa ibang lugar. Ayan po, eto na po yung pansyam na gulong. Natanaman ko na po yung pansyam na gulong. Bubudburan ko na ng buto. Yan. Ayan po, natapos ko na yung magbudbud ng pechay dito sa siyam na gulong na to. Ayan po, itsura po nila ngayon. Pinatag ko po yung mga lupa. Kaya ayan po, gumanda po tingnan. Kapag po tataniman na lang ng halaman, sa gitna ko lang po itatanim yung halaman, kaya okay lang po na may mga pechay sa gilid. Tapos po, ito po yung mga okra ko. Malaki na po. Umulan po kasi, nag-uulan, kaya ayan, ilang araw na rin umulan-ulan, tsaka malamig ang panahon. Kaya ayan po, malaki na po sila. Ayan, nakita nyo, malaki na sila. Malaki na yung mga okra. Ito po, malapit na po itong mamulaklak. Tsaka po, malapit na po pakinabangan. Ayan po yung kasarapan na may tanim. Siguradong mamumunga. Ayan po, marami po ito. Kaya marami kayong mga harvest dyan. Tapos po, ito po yung papaya ko. May bunga na. Ayan po, kababa lang ng puno pero may bunga. Ayan po. Kaso nga lang po, yung bunga niya medyo maliliit. Gawa nga po ng nakakaraang araw. Sobrang init po ng panahon. Kaya po ganun nangyari. Ganun nangyari sa mga papaya ko. Ayan. Ayan po yung mga bunga niya. Tapos yung iba po, nalalanta. Siguro po, gawa nga po ng sobrang init ng mga nakakarang araw. Pero po ngayon, medyo, yan, kulimlim na po yung panahon. At saka medyo umuulan na rin po kahit pagkahapon, kahit mahinang ulan lang. Okay na rin yun, basta makadilig lang ng halaman. Ayan po, tapos po, ito yung mga sunflower. Yan, mga sunflower po yan. Ito lang po yung mga natira sa mga itanim po dito. Pero po, namulaklak naman. Tulad po ng isang puno na to. Ayan po, isang puno lang po yan. Pero siya po, ayan po, isang puno. Pero siya po, maraming bulaklak. Ito po yung unang bulaklak niya, malaki. Kaya ngayon po, ayan, papalanta na po yung malaki unang bulaklak. Kaya po, ito maliit na lang. Maliit naman, mubo ka yan. Po, sana nga po, makalusot itong papaya ko dito. Para po kahit paano, maraming makinabang. Ayan po. Sige po, dadaling ko kayo sa likod. Sa may tanim ako ng talong doon. Papakita ko po sa inyo kung gano'ng karami bunga ng talong ko sa likod. Ayan po, ito po yung mga bunga ng talong. Ayan po, may mga haba. Ayan, marami pong bunga. Tulad kong isang to, malago. Ayan po, malago po yung talong na to. Ayan po, marami bubunga. At makakita niyo po kung gano'ng karami bunga ng talong dito. Ayan po. Maganda po yung talong dito, maraming bunga. Kasi nga po ito hindi po napuntahan to ng mga insekto. Kaya yan po, maraming naging bunga. Maganda po yung mga bunga niya. Ayan. Hindi po siya ganong kahabaan, pero marami po. Marami po yung bunga niya. Yan po ang kasarapan na may tanim.
Anytime yung gustong kumain, makakapitas kayo. Makakain na yan. Madami pong bunga nito. Tapos po sa Gawiron, marami rin po ako doon. Ang mga nakatanim po doon, mga bagong talong po natanim. Sige po. Ito na po yung sito namin ni Kaemon. Malalaki na po yung sito namin ni Kaemon. Mga ilang araw na lang po, gagapang na yan. Ayan po, nakalabas na yung mga usbong. Gagapang na po siya ngayon. Lalagyan po namin ng balag ni Kaemon dito to. Kasi nga po, sobrang kapal yung pagkakatanim namin ng sitaw. Magdadagdag po kami ng ekstrang gapangan ni Kaemon. Kasi po, sayang din. Kung bubunutin, ililihis na lang po namin yung mga puno niya. Papagapangin po namin sa iba. Papagapangin po namin sa balag para hindi po masayang kung bubunutin namin. Tapos po, yung mga papaya dito, ayan. Simula nung naulan, nagbulasan po sila. Iba po talaga yung nagagawa ng ulan. Malamig po kasi sa halaman yung ulan. Kaya lumalaki yung mga halaman at gulay. Tapos po, ito po yung mga papaya namin dito sa likod. Ayan po, may mga bunga na. Malaki na po yung bunga. Ito po yung isa, ayan. Isang puno. Bali, tatlong puno po, may bunga ng malaki dito. Ayan po, yun po yung isa. Ayan po yung isa. Tapos po, yun po yung isa. Mas malaki po yung bunga nung nandito sa una. Ayan po, malaki po yung bunga na papaya dito. Ayan, nakita nyo. Malalaki. Tapos po, yung mga sitaw namin dito ni Kaemon, ito na. Gagapang na po yung mga sitaw dito. Ayan po yung mga sitaw. Naka-ready na po yung mga tulos yan. Igagapang na lang po namin yung mga sitaw na yan. Tapos po yung mga okra. Ayan po, malaki po yung okra. Ang ganda po na daw, nalapad. Yan. Dadamuan lang po ito para po lumabas yung mga okra. Ganun lang po yun. Madali naman po itong damuhan. Malambot lang naman po yung lupa dito. At saka malambot lang po yung damo. Tapos po, ito po yung mga talong na tanim po dito sa mineral. Ayan po, bumabaloktot na po siya. Ayan po, bumabaloktot na po yung talong. Papangat na po yan. Ayan po, ganyan po nangyayari pala. Bumabaloktot po siya ng dahan-dahan. Ito po, pangatlong araw na tanim po na ngayon. Kasi po, tanim po po ito ng Linggo. Ayan po, pangatlong araw na siya ngayon. Ayan po, nakita nyo, nakabaloktot na yung talong. Papataas na po yan. Siguro po, sa isang araw, papatabaan ko na yan. Para po, bumilis yung laki niya. Tapos po yan, yung tanim po kahapon na mustasa, nagtanim po ako ng mustasa sa gulong, ay nilipat ko na po yung punla doon sa may plant box na yon. Nagpunla po ako ng mustasa doon, nilipat ko na. Tapos yung ibang gulong naman, binudburan ko na rin po ng mustasa. Ayan po. Tapos po ito yung mga kamatis ko din, yung mga kamatis ko, yan, masisigla po sila. Kasi nga po, yan, naulan po. Kaya po sila masisigla dahil sila naulan. Yan. Ang ganda po, ano? Ganda po ng mga tanim kong kamatis. Buhay na buhay po sila. Ayan po, naka-ready na rin po yung mga ano niyan. Naka-ready na po yung mga alala niyan, yung mga tali, in-ready ko na. Tapos po, yan yung mga talong, ang daming bunga. Pipitasin ko po mamaya yan. Para po maibenta. Kahit pa ano panggastos, pambili ng gasolina. Tapos po, itong ano na to. Itong ginawa ko na to ng isang araw, sinabugan ko na po ito ng mustasa kapon. Ayan po. Mga dalawang araw pa po, lalabas na po yung mga mustasa dyan. Tapos po, yung mga sito ko dito, ayan, sa gilid na to. Ayan po, marami pong bunga yung sito ko dito. Marami pong bulaklak, ayan, haba po yung bunga nito. Ayan, nagandun po yan. Yung mga sito ko na yan, marami pong bunga. Tapos yung talong ko pong binili kahapon sa may tabuan, eto na po, itinanim ko dito. Ayan. Diyan ko po itinanim yung talong. Ito po, inabili ko kahapon, 30 pieces. Tapos po yung dalawa, dinagdag ko na ron sa tinanim po, nakasabit na talong doon. Tapos po, ito po isang tudling. Yan. Itinanim ko rin po dyan yung talong na binili ko sa kahapon. Tapos po dito, sa malinis na to, baka po, taniman ko rin po ito ng mustasa. Tapos po, ito yung mga talong ko dito. Yan, marami po akong talong dito, nakita nyo. Yan po yung mga tanim ko dito, yung tanim po sa balde. Tapos ay yung tanim ko sa yung tanim ko kahapon na punla din. Yung binili ko kahapon sa tabuan na yan, nagtanim din po ako diyan sa balde na yan. Yung balde po kasi niyan, binibili po yan sa palengke sa San Isidro, pinagamitan po ng lalagyan ng tokwa. 10 piso po isa niyan. Yan po yung mga talong ko dito, may mga bunga, ayan nakita niyo. Ang haba po ng bunga ng talong, ayan.
Tapos po yung mga talbos na kamote na yan, ayan, pinapakinabangan na po yan. Nakapagluluto na po kami ng talbos dyan. Ayan po, nakatahimik lang dyan, pero pinapakinabangan. Ayan. Ayan po yung mga talong sa gilid na yan. Marami po yan. Kaya po hindi ako maubusan dito ng talong. Tapos po yun yung singkamas, yung tatlong puno ng singkamas, nakagapang na po. Ayan din po yung aking sigarilyas. Ayan. Ayan po yung mga talong po dito. Tapos po itong ano dito, inayos ko na kahapon. Inayos ko na po yung linya ng aking tanim ng kamatis dito. Nilagyan ko na rin po siya ng tulos, saka yung tali. Ayan, nakatali na po. Ayan, maayos na po yung kamatis. Nakaready na po yung kanilang mga tulos. Ayan. Maganda po tingnan pag po ganito yung kalaki ng kamatis. Nakatayong nakatayo po. Tapos maayos po ang pagkakalagay. Tapos maganda po ang itsura. Tapos po itong talong na to. Ayan po, yung talong na to, mayroon po siyang apat na bunga. Ayan. Ayan, mga laki po talong na yan. Apat po yung bunga niyan. Yan. Tapos nga po, itong mga dragon fruit na to. May mga bunga. Ito po, pwede na po itong harbisin. Yan, ang laki po niya. Pwede na pong harbisin yan. Bali, apat po yung mapula na yan. Tapos po, itong mga ganito kalalaki. Yan po, 21 pieces yung ganyan kalaki. Sabay-sabay pong bubuka yan. Naantayin po namin yung bumuka. Yan po. Yan po yung mga tanim po ngayon dito. Sarap po yung may tanim kasi, kaya tanim lang kami ng tanim. Yan po, yan po, sigwalito. Sigwalito po, may tanim ng ano na to. Okra. Nagpapataba po siya ngayon ng okra. Walito, ano bang pataba yung ginagamit mo? Urea ito. Urea na po yung ginagamit ni Walito. Siya po professional na magtatanim. Kasi nga po, sila may tumana. Tsaka bata pa po siya, nagtatanim na po sila ng magulay. Kaya kabisado na po niya. Siya po ang nagtanim niya, kaya alam niya kung ano yung mga gagamitin niya. Ayan po, yung mga tayo ng okra, ilang puno rin po, bawat isang tudling. Bawat isang lungaw po pala, may tatlong puno po. Ganun lang po ang tama, tapos may pagitan po siya. Ang pagitan po niya, siguro po mga 15 inches, ganun ang pagitan niya. Ganun po pala tama sa okra. Tapos po, itong okra na itong time dito ni Galito, kung mapapansin nyo, ito po ay malalaki. Kasi nga po, kaya po ito ay malalaki, dahil ito po natapat po sa pinagsigaan ng mga damo. Kaya po yung lupa dito mataba. Yun po pala ang pagkakaiba. Makikita nyo po yung sa alang pinagsigaan, hindi po masyadong lumaki. Ito po, yung pinagsigaan, malalaki po siya at saka matataba. Ibang klase po yung ano talaga, yung pinagsigaan na lupa. Sigurado po mataba. Yung mga tayo ng patola, ganun din po. Ito po ipapagapangan dito sa may, ano na to, sa may balag. Ito pong balag na to, project po ito sa school. Ito nga po yung ginawa para sa ano, gulayan sa paralan. Yan po, gagapang po dyan yung mga patola na yan. Sigurado po yan na mag-ano po yan, mapupuno po ng baging yung mga ano na yan, yung mga bakal na yan. Ito pong bakal na to, pang matagalan na po ito, kaya po ganito ginawa. Hindi na po palit ng palit. Ang masisira lang po dito, siguro itong mga alambre, ayan lang po ang papalitan dyan. Ayan lang po ang gagapangan ng mga ano, kapangan ng mga baging ng patola. At saka kahit po sitaw, yan po yung sitaw, marami pong inaanin sitaw dyan. kasi nga po, madalang lang po yung tanim. Kaya mas maganda po pala yun, yung madalang na tanim. Nakakagalaw po ng gusto yung mga baging na sitaw. At saka po, maraming binubunga. Ayan po, mapansin nyo. Ayan po, may bunga pa po yung sitaw. Ayan, napakarami pong bunga. Mahaba po. Ayan. Kaya po kayo, kung wala po kayong tanim, magtanim din po kayo. Gayahin nyo po yung mga ginagawa namin dito. Palagi lang po kami nagtatanim. Gulay po, mga prutas, yun po mga tanim namin dito.